Season 78, yun yung rookie year mo, di ba? So, syempre, pinag-uusapan yung mga rookies, yung mga bagong rookies ng Lasal. So, syempre, nagtatanong-tanong ako, o sino yung mga bago sa Lasal? Ang unang binanggit, si May Luna. Tapos, sinasabi nila, itong si May Luna, sobrang lakas daw, ganyan-ganyan, from palarong pambansa. And, sinabi nila na talagang si Coach Ramil, re-recruit ka talaga, as in pumunta pa sa Davao para lang ma-recruit ka. Can you tell us about that story? How were you recruited by Coach Ramil to go to Lasal? Actually, sobrang funny niya kasi okay. That same year na summer, sabi ni Coach Noel na, uy, may training ka dito sa Manila. Like, okay. Summer training, ganyan-ganyan. Eh, syempre, as a probinsya, like, taga-probinsya ko, ganyan. Hindi ako, ayaw ko pumunta ng Manila. Sinakatakot, diba? Wala kang ibang kakilala doon. So, pina-coach ko, high school coach ko, sabi niya na, ganito na lang, sabihin mo na lang na, if gusto ka talaga nila, sila yung pupunta dito. Tara, nagpahabol. So, okay. So, ako po, parang, kasi kung ano, before kasi, kung ano yung sinasabi sa akin, yun lang din yung sasabihin ko, walang dagdag, walang bawas, wala akong, baka ano isipin nila, ganyan ako, ganyan. Wala talaga, as in, wala talaga ako sa ano ko nun, sobrang bata ko pa nun, ganyan. So, biglang dumating sila, shakies na regionals, and then, championship namin. Biglang, okay. naglakad sila sa aisle, warm up na kami. Yung high school coach ko, parang medyo nagalit or something kasi kinausap niya yung dad ko. Sabi niya, ay naku, parang nandito yung nagalasal kasi parang nagsigawan na lahat ng mga tao. Yun ang Coach Ramil naman, super sikat, di ba? So pag bumunta ng Davao, as in, ano talaga, kilala siya. So parang kinausapan ni coach na sabi niya na, Mimi, baka ano nga, baka mawala ka sa focus kasi may ayaw, ganyan-ganyan. Sabi ko, coach, gabi ka naman, wala kang tiwala sa akin. Like, ano na yan, coach? Kasi iba kasi ako mag, ano, iba ako mag, pag-seryoso talaga ako sa game. As in, lahat sa gilid ko, black talaga yan. Naririnig ko lang yung coach ko lang. Kaya, ganun pag high level na, ano talaga, focus mo. After ng game naman, ayan, nanalo kami, nag-champion kami. So, after na, nag-invite na sila for dinner. And so, this is happening in Davao, ha? As in, yes, pinuntahan ka talaga, yung, grabe. Yeah, first visit nila yon. Okay. And so, ano to, May? Third year ka? Or fourth year na? Fourth year. Okay. Mm-hmm. Okay, so the second one is yung palaro na. Okay. Dun sa, pumunta sila mismo nun sa birthday ko. Tapos nag-dinner ka. No, birthday ko, kasama na si Julia Ipak, si Nariel. Okay, kasama okay. na siya. Okay. So yun, parang nag-hi hello na, ganyan. Tapos kumusta? Tapos parang last meeting ata, yung with my ate and mag-end na, uy, ganyan. Tapos parang sinasabihan ako, ano na yung decisions mo? Kasi that time din, marami ding mga coach na like nag-uusap sa akin. Sabi ko na, focus game, next na lang po. Yung ano, ganyan po talaga. So, after naman po, no, like 1 week, nakapag-decide na ako na maglasal na ako, ganyan po. Okay. Ayan. Wait, si Julia ba? Kababayan mo rin sa Tagum, sa Davao? No po, kaso yung doon sa Tagum, doon yung pro, so nang sila din. Same TP. Pero nag-NCR siya noon, team captain po siya noon. I see. So, kayo ba yung nag-champion sa palaro that year, nung fourth year? Silver lang kami, natalo kami ni Julia. Oh, wow! So, si ano pala, si Julia pala. Naalala ko si Julia, magaling mag-rap yun eh. Super mahilig, po. Mahilig sa, kay Andrew yun eh, si Julia, naalala ko eh. So, sila Julia pala yung nag-champion. Runner-up kayo sa palarong pambansa. Yes. That was in Davao ba? Yung palaro Tagum. Okay. So sino pa yung mga ibang schools na nag-recruit sa iyo? Actually merong Ateneo. Actually beach volleyball na Ateneo, tapos UST. Okay. Na volleyball din, Adamson, LU, okay. Lasal, ano pa ba? UE, meron din. So, like, may mga ibang universities pa. Like, dito sa, doon sa Davao and sa Cebu. Wow. Meron din. So, the rumors are true talaga, no? You're really
one of the most heavily recruited players in recent memory. So for you, ito ah. What was the moment that you realized na okay, I want to go to La Salle? Was it the fact na Coach Ramil himself went all the way to Davao to see you play? Or like nung nakakausap mo na siya, was there something that made you realize na, ay, aalagaan ako nito. Marami ako matututunan dito kay Coach. What was the moment? Kasi lahat ng coaches na kausap ko, lahat yung parents ko kasi, pinapabayaan nila ako mag-design. Tapos pinapabayaan nila ako na ako yung kakausap mismo sa mga coaches para alam ko kung ano yung papasukan ko. Okay. Lahat ng yun ng mga coaches, merong bibigyan kita ng ganito, gagawin kitang ganyan, ganito, ganyan, bibigyan kasi lahat. Si Coach Ramil, wala siyang ibang sinabi, wala siyang pinangako sa akin. Uh-huh. Yung one sentence lang na tumatak talaga sa akin is, wala akong may bibigay sa'yo. Kung gusto mo mag first six, you have to work hard for it kasi marami kayong gusto pumasok sa first six. Yung isa lang talaga na mapapromise ko sa'yo is the quality education na maibibigay ng Lasal. Yun talaga, yun yung hinihintay ko na word. Mm. Kaya dun sabi ko, go na to, G na to, ganyan. Mm. Okay. Yun talaga yung ano. Kasi in the first place talaga, yun din yung gusto ko eh, na makuha ng scholarship sa maganda na school para din hindi na maghirap yung parents ko na magpaaral sa akin. So yeah, good choice. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.